Bagong Bukhang Bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR, ang alternatibong radyo. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine. Tunay at makabuluhang impormasyon, masinsinang talakayan, mapangahas na pagbubunyag. Ito na si Mr. For Your Information, Willie Espiritu. Willie Espiritu. Para sa inyong kaalaman. For Your Information, dito sa DZAR Sunshine Radio. At ngayon, narito ang ating program host. Good morning, Idol. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga, tanghali, gabi sa buong mundo. Willie Espiritu po, ang inyong kaibigang gwapong-gwapo, sabi nila, kamukha ni Richard Gomez. Yahoo! Bueno, papaspasan natin para makarami tayo, ano ho? At inaasahan ang ating palatuntunan. Makakasama natin sa ating phone patch sa interview ang Manila City Administrator ng si Simeon Garcia. At kinokontak na rin natin si Congressman Abono. Ah, ano pala? Chairman ng Abono, party list. Rosendo So. At pipilitin din natin maabot makasama sa panayaman si Congressman Nicanor Nicky Briones ng AGAP. O dili kaya si Ginoong Hiron. At siyempre aabutin din natin ang ating Vice Gobernador ng Zambales, Vice Governor Ramon Lakbain, at marami pang iba. At gusto natin malaman, alam mo ho ninyo, mabigat. Eh, alam ba ninyo na mayroong 4.5 billion maintenance and rehabilitation na netong irrigation system na nakapaloob dyan po sa NIA, National Irrigation Administration. Nasaan yung perang yan? Gusto natin malaman, ano ba ang sitwasyon ngayon ng ating mga farmers? Ang ating pong lagay ng ating mga palayan at maisan. Meron pa bang kinakain yung ating mga kahayupan? Eh pagka wala nang nakain ng mga hayop, eh ano naman kakainin natin? Mahilig tayo sa chicken. Mahilig tayo sa pork. Mahilig tayo sa beef. Oh, lahat yan eh. Lahat na lang hilig natin. Kaya maraming Pilipinong malulusog. Kaya kahit na naghihirap ang Pilipino, hindi halata. Diyos Mar Joseph, Congressman, Chairman Rosendo So, balitaan mo kami. Diyos Mar Joseph, ano ho bang nangyayari? At mamaya tatalakayin ko rin yung renewal. Magkakaroon daw ng renewal yung Harrison Plaza Mall.
dyan sa lungsod ng Maynila. Pero ang importante sa akin, gusto ko malaman kay City Administrator Simeon Garcia, eh ano ba ang mga latest, ano ba ang mga pagbabago, ano ba ang mga gustong mangyari ni Pangulong Mayor Joseph Ejercito Estrada at ni Vice Mayor Isko Moreno sa lungsod ng Maynila. Ano ho, eh alam mo ninyo, napaka-importante niyan ha, kasi kaya nga tawag natin sa ating palatuntunan, FYI! For your information. Siyempre para sa inyong kaalaman. Ano ba talaga ang mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas? At mamaya, mabigat yung tanong sa akin dito eh. Yung nakalinya, oh, sabi, kalabang ka ba ni Pangulong Pinoy? Ba't naman ganyan ang tanong sa atin ng texter natin? Kalabang ka ba ni Pinoy? Gusto ninyo sagutin ko yan? Mamaya sasagutin ko lahat yan, ha? At iisa-isay natin. Ano bang kasalanan ng mga sangay ng ating gobyerno, ha? Eh puro tayo problema ng freedom of information. Problema ng Priority Development Fund o na tinatawag na DAP, PIDAP. At problema sa tinatawag nating anong tawag mo dito? Discretionary Acceleration Program. At problema sa Malampaya 1.1 billion. At problema pa rin natin itong dinastiya. Ang gusto kong maliwanagan sa sambayan ng Pilipino, ano bang mga kasalanan ng Department of Agriculture? Bureau of Animal, ng Bureau of Plants and Industry, ng National Food Authority o NFA, at netong NIA, National Irrigation Administration. Eh dapat sumasagot sa atin si Secretary Proseso Prosi Alcala. O bakit laganap ang importasyon, illegal importation? Ano ang ginagawa ng Department of Finance sa Florencio Abad? Ha? Ano rin ang nangyayari sa Department of Labor at POEA? O sunod-sunod yan, nakalinya yan. DFA, ano ho ba ang nangyayari sa ating mga OFW? Trapiko sa kabuuang bansa ng Pilipinas, MMDA Chairman Tolentino. Department of Energy, bakit ang taas ng kuryente? Diyos Mariosep. PNOC, ano bang nangyari? Bakit naman wala nang humpay ang pagtaas ng gasolina? At ano nang nangyayari doon sa mga lupa na magsasaka? Dapat din sagutin niya ng Department of Agrarian Reform. Ha? Yung kalikasan natin, nagkakandamatay na tayo sa baha, sa lindol. Ano nangyari na sa DNR? Diyos sa highway natin, nagkatibak-tibak na mga kalsada, DPWH Secretary Singson. Kita na ninyo ang haba ng linya ko. Ngayon, gusto ninyo sagutin ko kayo kung kalaban ako ni Pinoy? For your information, hindi po ko kalaban ni Pinoy. At sinusunod ko lang ang sinasabi nilang tamang daan. Yung daan na walang lubak-lubak. Yung daan na walang nagtuturuan. Sabi ng Panginoon, simple lang. Pukulin mo ang babaeng ito kung sino man ang walang bahid na kasalanan. Kita na ninyo, nagbanatan doon sa DAP, tsaka DAP, DAP, PIDAP. Tapos Malampaya. Di ba batuhan yan? Sino? Sino sa kanila ang walang kasalanan? Yan ang gusto ko malaman. Kaya wag ninyo akong pinagtatanong kung galit ako kay Pinoy. Wala akong dapat ikagalit kay Pangulong Benigno Noynoy Aquino. Pero pag sinabing tuwid, hindi yung pagka sinabing tuwid, ha? Cementerio? Diyos Mariosep. Sino na nasa linya natin? Ha?
Bueno, talakayin muna natin itong lungsod ng Maynila. Eh, alam mo ba ninyo, yung Harrison Plaza, nung panahon po ni former Manila Mayor Lito Atienza, may kaibigan po ko dyan, yung sa 5th District Councilor, si Roger Hernale. 3 to 4 months before ho na mayapa si Councilor Hernale, nabigyan ako ng mga dokumento na to, na di umano, ito daw nagmimiari ng Harrison Plaza na si Ginoong Martel, nag-violate ng kasong illegal subleasing. Ang ibig ho sabihin ng illegal subleasing, yung ano, halimbawa, umupa ka ng isang lupa, ano ho, tapos naka-specify doon sa kontrata, ikaw ang pwedeng gumamit pero hindi mo pwedeng ipaupa sa iba. Ngayon, ang nangyari daw po dito, doon sa 25 years lease ng Harrison Plaza, ibinigay yung kontrata kay Ginoong Martel. Ano ho? Ngayon, after a year, isinablis daw ho ito kay Mr. Lucio Tan. O, ba't naman napasok si Lucio Tan? Nakapagtayo ho si Lucio Tan ng Century Park Sheraton Hotel. Yon, pinasablis. Ngayon, yan ho'y panahon ni former Lito Atienza. Ano ho? Nung mabuking ho yung modus operandi yan, di umano, ang City Council of Manila naggawa ng resolution. Ano ho? Resolution mandating Harrison Plaza Mall and Century Park Sheraton in violation of subleasing contract. Binibigyan sila, the City Council is giving a certain years to Harrison Plaza and Century Park Sheraton to turn over the said properties to Manila City o City of Manila. Ngunit dadapot subalit nung maging mayor daw si Mayor Alfredo S. Lim, imbis na kumpiskahin ito ng City of Manila, ay ibinenta yung Century Park Sheraton kay Lucio Tan ng halagang 2 billion pesos. And for your information, hanggang ngayon ay wala pang turnover between Harrison Plaza and the City of Manila. In violation of subleasing. Maliwanag ho yan, ha? Ngayon, i-renew daw po ngayon ang kontrata. Ano? Imagine, for almost 50 years, kaya nga, dapat titignan ho ng City of Manila ngayon yan, ano? Doon ho sa ating mga bagong konsihal, ha? Sa ating pong bagong mayor, at sa mga pamunuan ng City of Manila. Ang pagkakaalam ko dyan, hindi pa natatapos yung 25 years lease, nirenew na nung panahon ni Lito Atienza yan ng another 25 years lease. Ano? Tapos, nung magkaroon ng violation ng subleasing, ipinapa-turn over yan. Pero bibigyan muna sila ng a certain year, no, para makapaghahanda-handa na sila. Binenta ni Mayor Lim, no, at ng tropa nila. Ngayon, magre-renew. There is no problem in regards to renewing a contract if the City of Manila finds out that pwede namang remedyuhan. Ano ho? Ngayon, ang tanong ko yung Harrison Plaza mall na yan is composed of 7.6 sa hectares. Ano ho? 7.6 hectares. Magkano po ba ang upa lamang niyan sa City of Manila? Ha? Kamura. Ano ho? Ang mura-mura ho ng ano yan. Ang alam ko dyan, 4 million a year. Imagine ninyo yan. Yung upa lamang ng SM dyan, tsaka yung upa ng Shopwise, million na. Buwan-buwan. Ano ho? Yung nakita niya, yung mga maliliit na stall doon, ha? Pinakamababa dyan, 18,000. Ilan yung stall dyan? Ang dami. Ano? Ang laki ng kinikita. Ngayon, kakarampot ho yung napupunta sa City of Manila, at ang yumayaman, at ang nagiging bilyonaryo dyan, yung kinikita at kumikitang umuupa na Martel family. Ano? Ngayon, kung magkakaroon po ng renewal,
Ang suggestion ho natin sa City of Manila, dapat liwanagin po nila yung kontrata kung dapat, kung sino ang dapat gumastos nung reconstruction. Alam mo niyo, almost 50 years na eh. Ha? Pagka almost 50 years na ang building, almost dilapidated na ho yan. Pati nga yung mga CR niyan, karamihan nangangamantot na eh. Ano ho? Ngayon, sino ho ang magagastos ng reconstruction niyan? Tsaka yung nakita ho ninyo pag pumunta kayo diyan, pagpasok niyo do sa 7.6 hectare. Ano, yung Harrison Plaza at tapat ng Sheraton Hotel. Lubak ho yung kalsada. Sa loob ho yan, ha? Hindi ho yung National Road, ha? Yung loob. Sino ho magpapaespalto niyan? Kailangan liwanagin ho natin yan. Ano ho? Ikatlo, dapat ipagbawal ho dyan yung double at illegal parking. Ha? Ikaapat, dapat rin nga liwanagin ng, sa kontrata kung saan bang kategorya ang Harrison Plaza. Dahil, alam mo ninyo, yung Harrison Plaza Mall, hindi ko mawari kasi halos lagi ako naandyan. Ano? Hindi ko mawari. Ang kategorya ba niyang Harrison Plaza ay mall o amusement center? Dahil lahat ho ng pasugalan, meron ho dyan eh. Merong e-games, may karerahan. Saan ka nakakita, mga kaibigan, ng ano, ng mall na may mga nagsisigawan ng mga standby, mga kung sino-sinong mananaya ng karera. Sa Harrison Plaza lang ho yan. Ano? At ang daming klase ng mga games and amusement. Ano ba talaga ang Harrison Plaza? Mall o game and amusement? Dapat maliwanag ho yan para alam ng tao na yung pupunta doon, dapat ba yung mga kabataan pupunta doon? Nakikita nila parang pasugalan. Ano ho? Diyos Mar Yosef na buhay yan, oo. Saan ka naman nakakita ng ano, mall, ha? Na kahit sang kanto merong ano, merong tayaan ng karera, may tayaan, merong bingo, merong gaming, na merong ano, casino. Oh, tapos meron pang ano eh. Gusto mong ano, anong pangalan nitong ating technician? Gusto mong makabingwit ng mga batang-bata? Nako. Ha? Kaya lang hindi ko sagot ang ano, ha, ang injection kung nagkaroon ka ng ano, sakit. Diyos Mar Yosef na buhay yan, no? Ang dami nang ahunting dyan eh. Ako lang yata hindi mahunting dyan eh. Bueno, maghanap buhay muna tayo. DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa Bandita at Sabisyo. Gusto mo bang matuto para magkatrabaho? Sa GIS Institute, siguradong matututo ka na makapagtatrabaho ka pa. Sa GIS Institute, may ready for work training. Dito, ang mag-aaral ay tinuturuan ng tama at sapat na kasanayan o employable skill. Tapos ay tinutulungang magkatrabaho. GIS Institute, nasa San Marcelino, Zambales. Mahusay ang mga instructor. Maayos at malilinis ang silid-aralan. Kompleto pa at moderno ang mga gamit sa pag-aaral. GIS Institute, learning at training mo, sigurado. Kinabukasan mo, aprobado. Pinalawak na sa Himpapawid. On TV, sa radio, sa TV, on radio. Yes, FYI, for your information, is now broadcasting over Sunshine Radio DZAR 1026 kHz every Saturday from 9 to 10 o'clock in the morning. So you can also listen to Mr. FYI, Mr. Willy D. Espiritu on 50,000 kilowatts every Saturday morning from 9 to 10 a.m. with the same flair for delivery. Fresh and novel news and information, analyzing issues and events. And watch FYI on TV every Monday from 7 to 8 p.m. with replays on Tuesdays from 7 to 8 a.m. Telecast at GNN, the Global News Network, and CAT TV Channel 12, and live stream in major Asian cities at www.justintv.com/GNN channel. Muli nating balikan si Willy Espiritu sa programang For Your Information.
Bueno, Luzon, Visayas, Mindanao, Willie Espiritu po, FYI for your information. At baybayin natin itong nagtatanong kung ano po, kung anong tawag mo dito. Ha? Kung ako daw po ay kalaban ni Ginoong Pinoy. Ano ho? Maliwanag ho, hindi ho ako kalaban. Ano ho? At napaka-pogi ko para makipag talastasan at makipag-away. Hindi ho tayo marunong yan at mabait ho ako eh, dahil anong tawag mo dito? Ano ba nangyari dito at ba't nagka-windang-windang itong aking script? Ay Diyos Mario Joseph, nagkahiwa-hiwalay. Ngayon, sabi ho dito, ano ba yan? Ayan. Ayun. Ano pala? Ang tanong bumagsak daw po ba yung trust rating ni Pangulong Pinoy? Ha? Dahil ba daw ito doon sa kanyang common responsibility? Ano ho? Ang gusto nating maintindihan, mga kaibigan, halimbawa, ano ho? Ayan, ito. Halimbawa, yung political system natin, ano ho? Doon muna tayo sa political system. Di ba meron tayong separation of the state and and the judiciary. Halimbawa, hiwa-hiwalay ho yan eh. Yung power ng judiciary, yung power ng gobyerno, at yung power ng Senate and Congress. Ano ho? Ayun. Okay. Kakat muna natin. Hello, magandang umaga po. Hello? Hello? Ginoong Don Dick, magandang umaga po. Sir, morning. Si Willie Espiritu po. Sir. Oo. Oo, Don D, itong isang kaibigan ko humihingi sa akin ng tulong dahil nakapagbayad na daw siya ng 5 taon dyan sa St. Tudor Homes. Oo. Ngayon, anong name po, sir? Anong name po nung ano? Yung complainant to eh. Oo, Don D, ano, kasi yung complainant bayad na daw siya ng 5 taon, fully paid na siya. Ngunit yung Everest property daw isinanla yung kanilang titulo sa ibang tao. Kay Mrs. Idrosa po ba to, sir? Bukod dyan, oo, Idrosa, oo. Apo. Opo. At paano po ang pwede nilang gawain dito? Siguro, sir, magano na lang po sila ng demand letter para may pasa po namin sa head office po namin. Oo. Magdi-demand letter. Pero paano nangyayari yung fully paid na yung kumuha ng lupa dyan sa St. Tudor Home? Tapos na isasanla pa ninyo? Hindi kasi dati yung dating presidente po kasi namin ang nag-ano yan, sir. Yung bali nagsangla po ata. Mm-hmm. Tapos kasi yung boss ko po, dalawa kasi yung boss ko namin, sir eh. Uh-huh. Ang boss ko po yung chairman, ang presidente po yung nagsangla. Aha. Uh-huh. Hindi po niya alam, kaya nangyari po yung ganyan sa amin. Hindi alam. Kamusta ho si Mr. Jose Lito Cruz? Yung operations ninyo, yung vice president for operation. Sa head office po kasi sila, sir. Bali, ako lang po yung nag-assist po dito sa Subic. Oo. Dondi, on the air ka ngayon, ano, dito sa DCAR. No? Yes, sir. Oo, naririnig ka sa buong Pilipinas. Oo. Okay. Gusto namin liwanagin ninyo karaka-raka itong problema to dahil sampu na ho yung complainant na dumadating sa akin. Ayan, sir, paparating ko po sa head office po namin yung ano nyo po. Oo, kasi pati yung Lina Alcobendas. Oo. Pinagtataguan yata ako nito. Tinatawagan ko. Sila po yung sir, sa hinod namin. Sila po yung bali in charge na para mag-usap
sila po yung makipag-usap dapat sa mga namin. Oo. Kasi last number namin sir, nandun na po sa Indo office. Paano ko makukontak at makikipag para makipag-ugnayan sa akin yung head office ninyo? Sir, kasi siguro ano lang po natin sir, katapin ko muna po sila. Oo. Sabihin mo Dondi na na-on the air ka dito sa DCAR ano? Yung radio program natin for your information. Ako po si Mr. Willie Espiritu. Ah? Yes, at meron tayong TV program naman sa GNN. Diyan sa Subic Zambales napapanood yung programa ko diyan sa Channel 12. Apo. Channel 12 tayo diyan tuwing Lunes, ano? At sana itong problemang itong nilapit sa akin, magawaan ninyo ng paraan para magbalik naman yung tiwala ng mga buyers ninyo. Kasi takot lumalabas ito. Litin mo, St. Tudor Homes. Bayad na yung kliyente ninyo tapos maisasanla yung kanilang titulo. Apo. Ha? Dondi, na sana hindi ito yung huli natin ano at papasya lang kita diyan sa Subic. At gusto ko sir, ano po mga Monday na po hindi rin kasi ako pumasok ngayon sir. Oo, papasya lang kita diyan, gusto kong maliwanagan. Kausapin mo na yung mga boss ninyo diyan sa Everest Property no para maliwanagan tong problema ng complainant ha. Sir, mas maganda siguro sir kung diyan na lang po kayo sa head office po pumunta. Oo, sige, ma'am. May paliwanag po nila po kung ano po yung problema po dun sa lote po ni ma'am. Okay, pagbibigyan kita doon, kakausapin ka ulit ng aking producer. Bigay mo lang yung full details kung paano namin makokontak yung head office ninyo dito sa Makati. Sa Ortigas, ano? Sige po, sir. Okay, ha? Thank you, Dondi, ha? Sige, thank you po, sir. Okay. Pinalawak na sa Himpapawid. On TV, sa radio, sa TV, on radio. Yes, FYI, for your information, is now broadcasting over Sunshine Radio, DZAR 1026 kHz, every Saturday from 9 to 10 o'clock in the morning. So you can also listen to Mr. FYI, Mr. Willie D. Espiritu, on 50,000 kilowatts, every Saturday morning from 9 to 10 a.m. with the same flair for delivery. Bring fresh and novel news and information, analyzing issues and events. And watch FYI on TV every Monday from 7 to 8 p.m. with replays on Tuesdays from 7 to 8 a.m. Telecast at GNN, the Global News Network, and CAT TV Channel 12, and live stream in major Asian cities at www.justintv.com/GNN channel. Gusto mo bang matuto para magkatrabaho? Sa GIS Institute, siguradong matututo ka na makapagtatrabaho ka pa. Sa GIS Institute, may ready for work training. Dito, ang mag-aaral ay tinuturuan ng tama at sapat na kasanayan o employable skill. Tapos ay tinutulungang magkatrabaho. GIS Institute, nasa San Marcelino, Zambales. Mahuhusay ang mga instructor. Maayos at malilinis ang silid-aralan. Kompleto pa at moderno ang mga gamit sa pag-aaral. GIS Institute, learning at training mo, sigurado. Kinabukasan mo, aprobado. Higit na pinalakas, higit na pinalawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR, ang alternatibong radyo. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Muli nating balikan si Willie Espiritu sa programang For Your Information. Bueno, nagbabalik po ang inyong kaibigang gwapong-gwapo, Willie Espiritu. Pasensya na ho kayo dahil meron hong reklamo sa aking inilapit. Ano ho? Kayo ho, nananawagan ako lalo-lalo na dyan sa Zambales area. Ano ho? Pag kami nag-alok ho sa inyo na kayo'y bumili ng lupa't bahay dyan sa St. Tudor Homes, diyan sa may Subic, huwag kayong kakagat. Ano ho, napakawalang niya. Diyos Mariosep, lihitin po ninyo to. Fully paid na yung tao. Ha? Nung kukunin niya na yung titulo, wala. Naisanla daw. Ha? Kanina, narinig naman ninyo yung paliwanag ni Ginoong Dondi. Ngayon, napipilitin kong ma-reach itong kanilang
opisina. Alam mo ninyo, mayroon niyang opisina diyan sa ano, sa 23rd floor, Antel Global Center, Julia Bill Vargas Avenue, Ortigas Center, Pasig. Yang Mount Everest Property, alias Tudor Homes, Diyos Mariosep. Ano, nakakatakot bumili ng lupa dyan at bahay, baka post-pro abutin ninyo. Bueno, puntahan ho natin itong issue na dapat natin talakayan, dahil tinatanong ho tayo kung tayo daw po'y kalaban ni Pangulong Pinoy. Ano ho? Hindi po tayo kalaban, liliwanagin ko sa inyo. Ano, hindi ako kalaban, kakampi ako ng mamamayan. Katulad ho yung political system natin. Alam ho ninyo, mayroon separation of states. Ano ho, at judiciary, ang Senate and Congress, magkakahiwalay yan eh. Ang Senate and Congress, yan ang lawmaker. Ang policy maker, ang policy implementer, yung gobyerno. Yung judiciary, yung para sa batas. Ano ho, at tapos yung media, kaya fourth state of the land. Ano ho, ngayon, nagbabatuhan ho ng mga kasalanan ito. Ngayon, sino naapektuhan? Ang sambayan ng Pilipino. Bakit naapektuhan ang sambayan ng Pilipino? Meron ho pinapa-approve na batas, yung Freedom of Information na tinatawag na FOI. Bago mag-eleksyon, hindi na-approvehan yan. Ngayon, next year na naman. Bakit ho binubusalan yung karapatan ng mamamahayag? Ano? Kunukuha namin mga dokumento, hindi ho maibigay sa amin. Ano? Pangalawa, sabi nung mga kapanalig ng gobyerno, ba't naman kayo nagtatampo sa Malacanang, sila na nga yung nagbulgar ng Priority Development Fund scandal, kaya meron diyang Janet na Napoles. Ano ho? Hindi ho yun ang punto. Kung nagsiwalat ng kababalaghan o iskandalo ang Malacanang, meron naman nagbato ng Discretionary Acceleration Program o DAP. Ano ho? At hindi malaman ng bayan kung saan napupunta yung pera ng malampaya. Yung malampaya, yan nandiyan sa Palawan na meron tayong natural gas. Nakakapag-contribute yun ng 1.1 billion a year. Equivalent to 48 billion pesos. 1.1 billion US dollar ho yan. Ano ho? Saan ho napupunta yan? Katulad ngayon, alam ba ninyo na meron tayong tinatawag na maintenance and rehabilitation netong para sa irrigation system. Ano, halimbawa meron tayong irrigation na ginagawa, saan ho napupunta yung 4.5 billion na yan? Ngayon, alamin natin, ano ba naging sitwasyon ng ating mga magpapalay, yung ating magmamais? Nasa linya po natin ang chairman ng Abono, chairman Congressman Rosendo So. Good morning. Morning, Manong Willie, at magandang umaga sa listener. Oo, kamusta na? At long time no see, long time no hear tayong dalawa, partner. Oo nga, kami, nagsama lang kami ni Nikki last week dun sa tinayo natin SINAT, yung bagong koalisyon. Group, no? Oo, yung bagong koalisyon, ano? Yeah. Nakasali na ba ang Abono doon? Yeah, nakasali ang Abono, AGAP, yung OFW, right sector, yung irrigators, no, yung grupo ng rice miller, fertilizer group, yung pesticide grupo ng Aqua. So malaking grupo ito, at least maganda ito para mabantayan natin yung mga PDAP and other yung DAP or anything man na bantayan natin mabuti. Kasi mostly kasi nakikita natin puro baktikos ang nangyayari. Oo. Naiipan natin para at least mag-move on din. Dapat bantayan natin ang government. Oo. Alam mo, Chairman Rosendo So, no?
yung malaking iskandalo ng PDAP, malaki ang magiging epekto nito, lalo-lalo na sa party list, dahil alam ko na kayo ay nakasubaybay doon sa inyong mga miyembro, lalo-lalo na doon sa mga pangangailangan nila patungkol sa ating agricultural sector. Ano po? Oh, yeah. Manong Willy, talagang apektado, no? Mm-hmm. Kadaya niyan, yung programa natin noong 2011 na pautang natin sa magsasaka, up to now, yun ang re-revolved natin, no? Yung 2,000 hectares na patanim sa mga magsasaka, kasama natin ang provincial government ng Pangasinan. Pero yung pondo na yan, since 2011, yung pa rin ang pondo na ginagamit natin ngayon, no? Oo. Ikot lang natin. So far, malaking ano natin sa magsasaka yan. Kasi, pare Willy, yung 1 hectare ang binibigay natin na almost 20,000 pesos na walang interest, no? Uh-huh. Sa magsasaka. So, kasi kung humihiram sang magsasaka sa labas, sinasala yung title, tapos yung abono, monthly na ano nila is almost 6%. Mm-hmm. So yung 20,000 na inuutang nila, almost after 4 months 25,000 na ang ano balik, no? Oo. Ang balik nila dun sa pinag-utangan. Oo. Eh, tayo ang ginawa natin, yung pondo ng government, pinautang natin, pero ibabalik din nila yung pautang. Yun lang, naka-save sila ng 5,000. Oo. Secondly, Rosendo, so hindi lingid sa kaalaman mo na sunod-sunod yung bagyo na dumating sa ating bansa. Yeah. Oo, ngayon, ang Pangasinan ay pinakamalaking producer natin ng mais. Ano po? Oo. Oh, kamusta na yung ating mga magmamais diyan? Itong ano sa kasi, pare Willy, itong second sa June planting to December. Oo. More on rice tayo dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ang hectarage ng bigas, no? Rice area. Umaabot tayo ng 169,000 hectare. Okay. Sa lalawigan ng Pangasinan. Mas malawak pa tayo sa Isabela, pare Willy. Oo. Isabela lang, itong season na ito, ang inamnan sa irrigated area is 125,130 hectares. Ang upland is 25,864. So mas malaki pa yung Pangasinan. Oo. Ngayon may na-damage ba tayong mga irrigation diyan na Sendong? Maswerte tayo, pare Willy, at tayo hindi tayo tinamaan. Baka itong last quarter na tayo ang pinakamalaking harvest sa itong season na ito, no? Itong magandang news na masasabi natin sa ating kababayan na malaki ang harvest ng region 1 compared to other region. Ngayon, ang abono party list ay hindi lamang nakatutok sa Pangasinan, bagko sa mga iba't ibang rehiyon eh meron din kayo mga kasapi, hindi ba? Tama ho. Kamusta ang kanilang report dito sa kanilang mga irrigation? Sa irrigation, ang tinamaan is part of region 3, no? Pero ina-assess natin, hindi naman ganun kalaki ang damage, no? Okay. Ang problema ng region 3, kagaya ng Tarlac and Baybaysiha, yung sector ng chicken. Aha. Kasi yung mga conventional itong klase kasi yung tunnel bed type, no? Saka yung conventional. Ang tinamaan dito sa region yung conventional type na building, yung gawa ng mga coco lumber, mm-hmm, gawa ng wood, no? Okay. Yun ang malaking tinamaan sa region 3.
So, yun ang masasabi natin na talagang pero so, paano Sendong, paano matutulungan ng abono yung mga tinamaan na yan, lalo-lalo na kung grounded itong priority development funds natin? Yeah, yun ang isang problema na nakita natin. Na talagang yung dati natin nare-revolve, yun na lang pwede natin tulungan. Pero yung kasi yung lahat na feed up na hinto, no, itong 2013, wala talagang lalabas. So yun ang masama doon. Ang masakit pa dito, Sen, yung maintenance and rehabilitation fund na 4.5 billion, eh dapat na ilaan ito sa DA, sa Department of Agriculture, pinigilan at hinawakan ng DBM. So paano natin na doon sa budget hearing, paano natin mabibigyan ng tulong yung mga na-damage na irrigation? Yun ang mga problema na nagaanon natin yun, no, na nakikita natin yun, no? Oo. At hindi pwedeng basta-basta mag-realign yan, no? Okay. And of course, pag nag-realign ka dyan, madadap ka dyan, tsaka mamalampaya ka. kaya ang planning ngayon ng mga programa is 1 year ahead. So, itong calamity fund na nangyayari, talagang I think naubos na yung calamity fund. With this situation talaga, hirap ang ating national government gumalaw din. Okay. Siguro ganito ang gawain natin, Sendong, kung mamarapatin mo, one of these days, mamaya tawagan kita ulit, ano? One of these days, mag-set tayo, magkita, para gusto kitang ma-interview doon sa TV program natin tuwing Lunes. Para mailabas naman natin ng Lunes, Martes sa telebisyon, bukod dito sa ating panayaman sa DCAR, ano? Para yung mga ginagawa at serbisyo na ibibigay ng abono ay maparamdam natin doon sa ating mga kasapi o sa ating mga magsasaka na may problema man yung DAP, PIDAP, malampaya, whatever it is, ang inyong party list ay nakatuon pa rin kayo. Okay. Okay ba yan? Okay. Thank you. Okay. Maraming salamat, Chairman Rosendo So ng Abono Party List. Yan ho yung sinasabi natin, ano ho? Gustuin man natin na pakilusin para magbigay serbisyo sa inyo yung ating pong mga party list, katulad ng abono at nitong agap. Anong magiging mangyayari dito, lalo na kung sinasabi ng Malacanang na ititigil na itong DAP, itong PIDAP, itong Priority Development Fund. Ang masakit dito kasi yung kasalanan ni Juan naging kasalanan na rin ni Pedro at ni Maria. Pwede ba naman ganon? Pagka ganyan ang mangyayari, lahat to apektado. Balita ko, katulad niyang iskandalo ng PIDAP tsaka DAP at niyang malampaya at kung ano-ano pa, pati ang Department of Education at ang Technical Education Development Authority o TESDA ay apektado rin. Diyos Mar Joseph, katulad nito, nagtataka ang bayan, paano yung mga pagkukulang ng Department of Agriculture? Katulad yan, kami, magkakasama kami niya nila Rosendo So, ha? Marami yan, sila Sharon Tan, sila Edwin Chen, yung Agap, marami ho, ha? Sila Congressman na Estrella, kung saan-saan kami nakakarating, Baguio, Mindanao, Cebu, nagko-convention kami.
Alam mo ba ninyo, sinalanta nga yan yung sobrang illegal importation ng mga meat. Oh, imbis na ang ginagarote dito, yung common responsibility ng secretary, ang nagagarote lamang dito yung director ng Bureau of Animal. Kasi animal eh. Ah, yung paano yung Bureau of Plants na isang damukal? Meron ba kayo nakita? Kita nga ninyo, pati sibuyas natin, imported na. Ha? NFA, sabi ni Secretary of Agriculture, Procy, year 2013, babaha daw ang ano, ang bigas. Binaha yung palay. Diyos Mar Joseph. Oh, tapos, ang may kasalanan, NFA. Ngayon, yung mga nagiba na mga irrigation, paano natin papagawa kung kinuha ng DBM itong 4.5 billion na hindi million para dyan sa nakalaan sa maintenance and rehabilitation ng mga irrigation system? Paano? Ayan na sinasabi ko. May kasalanan ng Department of Agriculture. May kasalanan sa mga smuggling, o pagpasok ng mga smuggling ng Bureau of Custom. Ha? Hindi mo mawari anong ginagawa ng Department of Finance. Ha? Puro iskandalo na lang. Nasaan ang pera namin? Namamamayan. Sa ospital, sino... Naku Diyos Mariose po, kung wala hong pera yung congressman, marami na hong namatay na Pilipino eh. Ilang bilyon ba ang budget ng Department of Health? Ha? Puro bilyon eh. Bilyon-bilyon ang binibigay sa Department of Health. Pero marami pa rin mga mararalita, mahihirap na taong mamamayan. Pumupunta kay congressman, humingi ng pambili ng tabletas. Ha? May cancer, pupunta sa PCSO. Ha? Merong may bukol, may lahat, kailangan operahin. Pupunta saan? Sa PAGCOR. Nasaan ang perang bilyon-bilyon binigay niya sa Department of Health? Ang tanong eh, meron ho bang sinibak? Meron ho bang tinanggal? Ha? Ang lumalabas, mga kaibigan, magagaling pa rin itong sekretary ni Pangulong Pinoy. Tapos tatanungin niyo ko, Willie Espiritu, kalabang ka ba ni Pinoy? Walang kinikilingan, walang kinakampihan, tunay at makabuluhang impormasyon. Ito ang DZAR. Sunshine Radio, Jess 26, sa pihitan ng inyong mga radyo, kapartner mo sa balita at serbisyo. Gusto mo bang matuto para magkatrabaho? Sa GIS Institute, siguradong matututo ka na makapagtatrabaho ka pa. Sa GIS Institute, may ready for work training. Dito, ang mag-aaral ay tinuturuan ng tama at sapat na kasanayan o employable skill. Tapos ay tinutulungang magkatrabaho. GIS Institute, nasa San Marcelino, Zambales. Mahusay ang mga instructor. Maayos at malilinis ang silid-aralan. Kompleto pa at moderno ang mga gamit sa pag-aaral. GIS Institute, learning at training mo, sigurado. Kinabukasan mo, aprobado. Pinalawak na sa Himpapawid. On TV, sa radio, sa TV, on radio. Yes, FYI, for your information, is now broadcasting over Sunshine Radio, DZAR 1026 kHz, every Saturday from 9 to 10 o'clock in the morning. So you can also listen to Mr. FYI, Mr. Willie D. Espiritu, on 50,000 kilowatts, every Saturday morning from 9 to 10 a.m. with the same flair for delivery. Fresh and novel news and information, analyzing issues and events. And watch FYI on TV every Monday from 7 to 8 p.m. with replays on Tuesdays from 7 to 8 a.m. Telecast at GNN, the Global News Network, and CAT TV Channel 12, and live stream in major Asian cities at www.justintv.com/GNN channel. Muli nating balikan si Willie Espiritu sa programang For Your Information.
Bueno. Nagbabalik po ang inyong kaibigang gwapong-gwapo. Willie Spirito po. Kamukha ni Richard Gomez. Okay na na. Maniwala kayo dili. Talagang kahawig. Ha? Oh, tanungin nyo pa yung si Nanay Marisa. Ha? Si Nanay Marisa. Ha? Okay. Bueno, buwelta natin. Katulad doon yan, mataas ang unemployment rate. Ano ho? Meron tayong Department of Labor and Employment sa katauhan ni Rosalinda Baldos at ni POE Administrator, Philippine Overseas Employment Administration Administrator Kakdak. Ano ho? Oh, ang tanong eh, yung DOL and POA, halimbawa, walang maibigay yung DOLE ng local employment. Ano? So, ang kinakailangan kagabay niya yung POEA para sa deployment ng overseas. Ano? Eh, ang inaararo na itong mga to, yung amendment ng Republic Act 8042, ha? Na pinalitan ng Republic Act 10022, ha? Para lumahawak yung jail term ng 12 years to 20 years at mag-fine ng 500 to 2 million yung mga legitimate license recruitment agency. Ha? Bakit ganun? Diyos Mariose po. Hindi ko maintindihan eh. Gusto ko makapanayam to para maintindihan ko. Ano? Katulad nun, sabi dito, among the persistent illegal recruitment violation were cases of misrepresentation, violation of employment contract, violation of contractual obligation to employees, excessive collection of processing fee, documentation expenses, and unauthorized operation of recruitment and placement agencies. Ah, eh, ang tanong ko eh, di ba, ito, the state must give ample jobs to their people. Ha? Eh, bakit ang nangyayari, imbis na yung Department of Labor and Employment, saka yung POEA, eh, arugain, ha? Tulungan. Di ba, dapat ang role ng POEA eh, yung mga seafarers, ha? Yung mga recruitment agency ng mga domestic helper, mga professional worker, entertainer. Ang role ng POEA, alalayan yung mga nilisensyahan nilang private sector. Bakit? Hindi marunong sa sales representation yung POEA. Ha? Sino ba nangangalap ng mga international vessels company? Sino nangangalap ng mga international employer? Hindi ba yung mga private sector? O, eh, sabi ng POA, no recruitment fee. Mga ungas talaga to eh, oh. No recruitment fee. Eh, ano kikitain ng license agency? Oh. Tapos, lahat ng violation, ibibigay ninyo. Eh, ba't nyo pabinigyan ng lisensya? Ano yan, magpapaalis ng worker nang walang kikitain? Eh, ba't hindi kayo ang humarap doon sa mga employer? Magagaling kayo. Hindi ba? Sa Republic Act 8042 sinasabi dyan, ang POEA should focus on doon sa pagsisales. Ha? Dyan kayo pumoko sa mga employer. Eh, pinupukusan nyo kung paano nyo puposasan yung mga license recruitment agency. Ano ngayon ang inaasahan ng Pinoy government? Magkaroon sila ng kakampi sa recruitment industry? May mga pera din yan. Kung gumastos yan at magsagawa yan ng people's power labang kay Pinoy. Ayan ang sinasabi ko eh. Dapat give and take. Ha? Give and take. Yan parang nangyayari. Sinasabi ng gobyerno, bawal ang ganito, lahat bawal. Eh, nagbabayad ng pwesto yung mga recruitment agency, kayong POA, sinesweldohan pa namin kayo. Ha? Gusto ko nga minsan sumali do sa programa ni ano eh. Anong kasunod na programa ko, Ka-Tony? Professional Marino. Gusto ko nga makapanayam ko 'yan eh. Sino na nangangalap ng mga employer? Private sector. Sino naghihigpit sa private sector? Gobyerno. Ano ba naman 'yan? Dapat tulungan ng gobyerno. Kung nagalit 'yung mga recruitment na 'yan.
kakampihan ba yan si Pinoy? Tapos tatanungin ninyo ako kung galit ako kay Pinoy. Galit ako dahil nagkakamali ito mga secretaries nyo, mga administrators nyo, instead na kastiguhin ninyo, sinasabi nyo magaling pa. Samantalang ang liwaliwanag ng batas, ang pamahalaan ay dapat mag-provide ng hanap buhay o trabaho sa kanyang mamamayan. Yan ang maliwanag. Bakit ang private sector ang nangangalap ng hanap buhay o trabaho sa kanyang mamamayan? Naiintindihan mo ba yan, Madam Rosalinda Baldos? Ha? Tsaka kakdak. Puro kayo dakdak eh. Where is the equal treatment netong gobyerno sa business sector? Bakit yung worker lang ang inyong pinoproteksyonan? Oh, yan. Isang problema yan ha. O, bigyan ko pa kayo ng maraming problema. Yung MMDA, nakakaayos ba ng traffic yan? Yan, Department of Energy, bakit nagtaasan ng gasolina? Anong ginagawa niya ng PNOC? Philippine National, ano na yan? Yan DAR, yan DNR, Department of Highways, o Department of Diyos Mario Josep. Ang tanong eh, bakit tuwing sasabit ang mga ito ay lagi na lamang ipinagtatanggol ng Malacanang? Yan ang tanong ng tao. May kalihim o department secretaries bang sinibak si Pangulong Noynoy Aquino? Yan ang tinatanong natin. Kung man responsibility ni secretary, ang sinibak si undersecretary at si director. Tama ba yun? Oh, kung man responsibility ni Pinoy na suwetuhin ang kanyang gabinete at sibakin ang anay sa kanyang paligid, nangyayari ba yon? Oh, walang bigas, mahalang gulay at laganap ang smuggling ng import meat. Imported meat, pero wala pa rin kasalanan ang Department of Agriculture tsaka BOC. Oh, 'di ba? Laganap ang walang trabaho sa ating bansa at imbis na alagaan ng Department of Labor at ng POA ang mga job providers ng mga legitimate licensed recruitment agency ay siya pang ginigipit ng DOLE at POA. So wala rin kasalanan ang DOLE at POA. Sila lang ang magagaling. Galit ba? Ngayon, ang tanong eh, galit ka ba kay Pangulong Noynoy? Ha? Ang sagot ko po ay hindi. Ngunit, nanghihinayang po tayo dahil sa kanyang slogan na tuwid na daan. Ano? Yun ang pinanghihinayangan natin. Alam po ninyo, darating tayo sa tamang panahon eh. Ha? Ang mali po ay hindi magiging tama kung ayaw natin itong itama. At dapat nating tandaan na ang mali ay hindi pwedeng itama sa isang pagkakamali pa. Di ba? Kaya sabi ng Biblia, pukulin mo sino man walang bayad na kasalanan. Pukulin ninyo ang babaeng ito. Batuhan kayo ng batuhan. Sa atin pong mga manonood at mga nakikinig sa radyo, huwag po nating bigyan ng kulay politika ang komentaryong ito ha. Dahil karapatan natin bilang isang Pilipino na magkaroon tayo ng matinong gobyerno na gagabay at kakalinga po sa atin. Yan lamang po ang ating patay. Kahit itanong nyo pa kay Pastor K. Buloy, ang atin, laging ang karapatan ng bawat mamamayan. Dapat walang matatapakan. Ha? Kasi pag kami natapakan, may naargabyadong Pilipino, may naargabyadong tao, maniwala kayo, aalis si Kristo sa kinapapakuan niyang krus at hambalusin tayo ng hindi lamang lindol. Marami pang dulubyo. Tingnan ninyo, kung kasalanan ng isang senador, tignan mo rin, may kasalanan ka rin ba Malacanang? Tingnan ninyo, yung TESDA, hindi na makausad. Ha? Bakit? Puro nando sa DBM ang pera eh. Diyos Mar Josep. Saan ba dinadala ng DBM ang pera? No, gahol na tayo sa oras at happy viewing kila Nanay Marisa. Kala Tata. Si Pau, sino ba to? Ang marami akong babatiin eh. Si Jo, si Poy, si William. Sa inyong lahat ha, sa inyong lahat, maraming salamat sa inyo. Good morning.
Yan, maraming salamat sa inyong pakikinig at sana doon sa mga katulad ni Congressman Chairman Rosendo So at sa iba pa, ano, sa inyong lahat, sana po nakapagsilbi kami ng tama. At yung Everest properties, ano, ayusin ho ninyo yung reklamo. Binentahan nyo ng lupa tapos hindi nyo bibigay yung ano, titulo. Masama ho yan. Ha? Magagalit sa inyo. Nako, pag ako nagalit sa inyo, maniwala kayo. Sa kangkungan kayo pupulutin. Sino yung... Oh, ang tabayanan po ninyo ang palatuntunan ng ang marino. Ayun. Profesyon ng marino. Ha? At... kami po naman babalik muli sa susunod na Sabado, magsisilbi sa inyo. At huwag po ninyong kaliligtaan, Lunes, alas 7 ng gabi sa GNN Channel 8 Destiny, ano, ang FYI. At meron po yung replay every Tuesday ng umaga naman. Maraming salamat po. Patnubayan po tayo ng pong may kapal. Inyong napakinggan ang isang oras na programa For Your Information. Pakinggan muli sa susunod na Sabado ang walang kinikilingan, walang kinakampihan, bawang tunay at mahalagang impormasyon si Mr.